Yes, Susan, sa pagbabalik nga sa kalsada ng mga tinaguriang hari ng kalsada, ang mga traditional na jeep ay isa sa pinakamahalagang patakaran ng LTFRB o ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ay ang pagsunod ng mga jeepney driver natin ng dun sa health and safety protocols. So gaya ng binanggit mo, nandito ako ngayon sa Tahoda Terminal dito sa Barangay Tatalo sa Quezon City. Ito po yung Araneta Avenue, corner Agno Extension, no? Kung saan makikita nga po itong terminal ng jeep na ito, itong Tahoda Terminal, para makita kung talaga bang sinusunod yung mga safety protocols na yon. Simulan natin dito sa pagpila ng mga pasahero. Kung makikita po ninyo, may mga puting linya na po nga nakapaskil dyan, nakamark po yan. Diyan lamang pwedeng tumayo ang mga pasahero kapag humaba na yung pila para masiguro po yung physical distancing. Pero sa ngayon, nakikita natin wala pa pong pila, no? Ngayon, pagkatapos nilang pumila, along the way, meron po tayong makikita dyan, yung isa sa mga in charge po dito sa Tahoda Terminal, meron pong hawak-hawak na listahan. Una muna, pukunan sila ng, of course, temperature para malaman kung wala ba silang sakit, wala ba silang lagnat, tsaka lalagyan din ng alcohol. Okay. Pagkatapos, yung binabanggit ko po na meron silang listahan dito, hanggat maaari, kung meron po kayong sarili niyong ballpen, ihanda niyo na po. Dahil ito po ay para sa mga pangalan, contact details, kung ilan ng miyembro ng pamilya, yun yung mga kailangan niyo pong isulat dito para sa contact tracing. Sakali pong kailanganin, may magkasakit, halimbawa, dun sa biyaheng yon na sinakyan ninyo, masisiguro na makokontakt po kayo. Pagkatapos po niyan, ay dadaan po sila dito sa footbath. Ayan, para masiguro rin po yung safety. Pagkatapos po niyan, makikita po ninyo, meron po dito collection table, collection booth. Ito po yung cashier. Yung nakagawaan po natin na nagbabayad tayo sa loob ng jeep, ay hindi po natin gagawin na yan dito sa new normal. Hindi na tayo magbabayad sa loob ng jeep, kundi babayad na po natin yung saktong fare, 9 pesos, minimum fare po yan, dito na sa collection table. Meron pong container para dyan. At mga kapuso, ito pong biyaheng Santa Mesa, tsaka yung Quezon Avenue, ay minimum fare po yan. So hanggat maaari, yung saktong fare na po na 9 pesos ang dalhin po ninyo. Ngayon, pagdating po rito, makikita natin yung jeep mismo ay talagang meron silang mga plastic barrier. Tapos meron din pong mga kahoy para talagang naka-safety yung mga plastic na division po na yan. So dito po sa jeep na to, of course, karaniwan ay 24 ang sakay. Pero dahil kalahati na lamang ang kapasidad na maaari, ay 12 na lamang po ang pwedeng sumakay, maluwag naman po yan, tsaka merong plastic divider. So 12 dito sa likod at dun sa harap naman isa, so 13 po ang sakay ng mga jeep na papasada po. So ngayon po mga kausap po natin si Colonel Rolando Abelardo, isa po sa mga LTO enforcers na nag-inspection po ngayong umaga dito sa jeep. Una po sa lahat, sir, ano po ba yung talagang tinignan natin para masiguro makakapasada itong mga jeep na to? Yes, good morning, ma'am, sa good morning, GMA. Po. Good morning, opo. So, actually, itong guideline dito, ma'am, yung safety natin sa kalsada. So, opo. Yung guideline LTFRB, expect namin yung mga condition ng sasakyan, digulong, handbrake, opo, ilaw, lahat ng mga accessories ng dapat sa jeep, nandun lahat. Okay. Plus yung itong acetate, plus the social distancing ng mga pasahero, i-implement natin yung aspect. Alright. So sa nakita po natin ay sinusunod naman po ng mga jeep dito sa Tahoda Terminal, yung mga minimum safety and health protocols. Oh, health protocol kasi pag dito pa lang sa bayaran, tinithermal scanning na nila eh. So okay, dapat malaman na nila yung temperature ng pasahero. Yes, and then pag medyo alanganin, standby muna. So kahit may isa lamang na pumalya dun sa mga sinabi nyo, hindi na sila pwedeng payagang bumiyahe. Tama hindi po? Na, hindi na. Hindi all right. Na. All right. Meron pong kayong paalala dun sa mga... Let's take the road tour din ang sasakyan talaga. Plus okay. Meron pong kayong paalala dun sa mga jeepney driver po na muling makakapasada na ngayong araw. So paalala lang po sa mga jeepney drivers na biyabiyahe ngayon, sundin nyo lang po yung protocol ng LTFRB. So, kung ano man yung requirements nila na nakasaad dun sa guideline nyo, sundin nyo po yun. Kami po ang nag-expect ng mga sasakyan.
Alright, maraming po salamat, Colonel Abelardo po, thank sa inyong panahon. At sige po, magpatuloy na po kayo sa pag-inspeksyon. Thank you so much po sa inyong servisyo. Opo. Alright, samantala mga kapuso, ngayon naman po ay i-interviewin natin, makausap natin ang isa sa mga driver na papasada na po ngayon. Siya po ay si Marcelo Cabango, 46 years old, 3 taon na po siya namamasada. At ayan, nakita po natin na isang pagpapaandar pa lang niya, umandar na kagad yung makina. Kuya, sabihin niyo po muna sa amin kung gano'n kayo ka-excited ngayong muli na kayo makakabiyahe. Gano'n po yung katagal yung hinintay po ninyo para makabiyahe? Ang hinintay po namin, nasa 3 months po na wala po kami biyahe. Ngayon, nung nagkaroon po kami na yung rota po namin, lumabas sa LTFRB, sobrang na-excited po kami. Dahil ito po lang yung inaasahan namin pang-araw-araw na hanap buhay, suporta sa mga anak, magpaaral. Kaya sobrang excited po. Oh, excited po tayo. Pero napansin ko po, sa unang araw po ng inyong pagpasada, mukhang wala pong pila. Wala pa tayong nakikita masyadong pasahero. Ilan pa lang po. Ano po kasi, nasanay po ang tao sa looban ng 3 buwan kung saan-saan po sila humahanap ng masasakyan. Nag-bike kasi bawal nga po ang traditional na jeep munang pumasada. Ngayon, naumpisahan na po namin, siguro babalik na po sila utay-utay. Okay. Gaano kalaking tulong ang mga jeepney sa mga kalsada ng Metro Manila? Siguro po yung tulong na sinasabi, sobrang laking tulong po sa mga mananakay natin dito sa Metro Manila. Opo. Lalo na po yung mga ansahod, mga minimum lang. Siyempre, okay. Dapat sila magtipid. Kasi kami po, 9 pesos lang po ang pamasahe. Alright. Kaya siguro, babalik po sila sa amin. Pero okay lang po, kahit kalahati lang po yung kapasok. Okay lang po sa amin, ma'am. Ang importante po, makapag-umpisa ulit po kami sa hanap buhay namin na 3 buwang na tenga. Alright, tsaka meron po kayong ano, ha? Ito po, yung tungkol sa QR code po, ma'am. Ito po hang system ng pumalya yung system ng LTFRB. May dala po kaming temporary muna. Ayan, okay, may temporary QR code para sigurado mga kapasada na po sila dahil Monday pa raw po yung pagkuha nila ng actual na QR code. Samantalang mga kapuso, mamaya meron pa po tayong sorpresang hatid para sa mga kapuso nating mga jeepney driver. Good morning, Connie. At gaya nga ng binanggit mo, talagang marami tayong mga kapusong mga jeepney driver na talagang nag-abang. Ito yung pinakahihintay nilang araw, ano? Dahil mahigit 3 buwan yung hinintay nila, hindi sila nakapasada, wala silang kinikita, umaasa lamang sila sa ayuda ng pamahalaan. Eh talagang tulong-tulong na lamang itong mga jeepney driver na ito. Ngayong pinayagan na sila. So ang ginagawa nila para lahat naman magkaroon ng pagkakataon na makabiyahe dito particularly sa Tahoda Terminal, meron silang ginawang scheme, no? Parang kakalatiin yung araw para dalawang grupo makakapasada. Merong 4:30 hanggang 1:20 p.m. at meron din naman na isang grupo from 1:20 hanggang gabi na yan, 12 midnight. So, yan ay para mabigyan down ang lahat ng mga jeepney drivers nila dito sa Tahoda Terminal ng pagkakataon na makapasada at magkaroon din ng kita. Sa ngayon ay nakikita natin na talaga sinusunod nila yung mga safety and health protocols para masigurong magiging ligtas yung mga pasahero at yung mga driver sa kanilang pagpasada. Tanungin natin yung ilang sa mga pasahero dahil sa ngayon, kanina wala pang masyado mga pasahero pero ngayon nagkakaroon na ng kaunti dito sa pila. No? Ate, gaano ba kalaking tulong sa inyo yung meron ng jeepney na pumapasada sa mga kalsada bilang isang commuter po? Malaking tulong po siya kasi dati nung walang jeep, medyo mahal kasi yung transpo kasi na taxi yung ginagamit. So ngayon, malaking tulong din talaga. Saan po ba kayo papunta? San Juan lang. Alright. So sige na po, sakay na po kayo. Thank you. Ate, tanungin din po natin si ate. Ate, hindi ka ba kinakabahan dahil lang sinasabi nila dun sa hierarchy ng mga transportation, yung jeep yung pinaka sa baba. Kumusta naman yung pakiramdam mo dun sa pinapatupad nilang safety protocols? Mukha namang safe kasi yung plastic nila nakalagay naman sa lahat ng ano. Then may footbath din sila, tsaka spray. Alright, pero gaano ba kahalaga na meron ng jeep sa kalsada? Menos gastos, ma'am. Menos gastos. Yun ang pinakamahalaga, no? O, sige ate, mukhang sasakay na kayo. Oo, mga kapuso, alam niyo po, sa narinig natin sa mga pasahero, talagang itong mga jeep, talagang dahil minimum lang yung fare na babayaran kung kukumpara sa mga bus, sa iba pang mga sasakyan, mga public transport, eh talagang mura lang ito. Kaya ito yung talagang gusto nila, no? Samantala, mga kapuso, makikita natin, bilang bahagi nga po ng serbisyong totoo ng Unang Hirit, yung iba kasing mga jeep, no?
wala po silang magamit na acetate barrier katulad nito. Ito pong jeep na ito, ang ginawa lang po nila, pakita natin kuya. Ito ay meron lamang silang mga marker na kinukrusan lang nila yung mga seats na hindi pwedeng upuan. Dahil po yan, sa wala nang kita yung mga jeepney driver po na iba, dahil nga po mahigit 3 buwan silang tenga, wala po silang trabaho, wala silang kita. So wala na rin po silang pambayad para dito sa mga acetate barrier na ito. So bilang bahagi nga po na sa Vision Totoo ng Unang Hirit, ito po ang inihandog natin sa kanila. So kasama po yung staff ng Unang Hirit, tumutulong po tayo sa ilang mga jeepney driver na ito, nakabitan sila ng acetate cover po na ito or acetate barrier para sila po ay talagang maramdaman din naman ng mga pasahero yung safety nila pag sumakay sila dito. Tanong natin si Kuya, Kuya, paano po ba ginagawa itong pagkakabit ng mga acetate barrier para masiguro na talagang matibay, hindi masisira agad-agad dahil marami pong sumasakay sa jeep? Pasamatan lang muna, ma'am. Ano po? Pasamatan lang muna to. Oh. Paano po ninyo kinakabit? Kasi nakita ko sa kanina, may mga kahoy pa. Oh, yung isa, yung kanina, yung asul. Dito rin, lalagyan nyo rin po yan ng mga kahoy? Oo, bakit? Gano'ng kahalaga na talagang matibay, hindi yung basta-basta masisira dahil maraming mga sumasakay eh. Eh, pasapasan lang, ma'am. Ma'am muna. Mamaya kagayin namin ito, mamaya. Sige. Alright, so kanina nakita po natin no na yung iba sa mga jeepney na nauna nang pumasada, meron pa pong mga kahoy yan. Doon nila kinakabit yung mga acetate barrier para talagang matibay at hindi basta-basta masisira. Kasi kung halimbawa, lagi mong papalitan yung plastic na yan, syempre, masyado rin mahal para sa mga jeepney driver na yan. So sa ngayon po ay magpapatuloy po tayo sa Unang Hirit sa pagkakabit at pagbibigay ng mga acetate barrier na ito na magagamit po ng ating mga kapusong mga jeepney driver na nagsimula na pong pumasada ngayong araw sa Kamaynilaan. Balik muna sa studio.